Ano ang Seven Trumpets of Revelation? Ang Seven Trumpets ay ang seven warning signs mula sa Diyos na malapit na ang kanyang pagbabalik at ang katapusan ng mundo. Simula 2012 hanggang sa kasalukuyan, maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakarinig umano ng mga tunog ng trumpeta mula sa langit. Personally, ay hindi ko po ito narinig, ngunit posibleng ito ay isa sa paraan ng Diyos upang makuha ang atensyon ng mga tao at nang hanapin natin siya bago mahuli ang lahat. Ang nakakatawa lang, sinusubukan itong i-dismiss ng science dahil hanggang sa huli ay paniniwalain pa rin nila ang mga tao na walang Diyos. With regards naman sa timeline ng Seven Trumpets, ay iba-iba ang view about dito. Ayon sa sequential at successive view, mangyayari muna ang Seven Seals bago ang Seven Trumpets, bago ang Seven Vials o Seven Bowls. Ayon naman sa parallel at simultaneous view, kada bukas ng isang seal ay may tutunog na trumpet at may ibubuhos na vial. Ayon naman sa successive final view, ang first to fifth seal ay mangyayari muna at susundan ito ng first to fifth trumpet at ng first to fifth vial. Then, ang sixth to seventh seal, trumpet at vial ay mangyayari simultaneously. Ayon naman sa Song of Moses view, ang chronological order ng seven seals, seven trumpets at seven vials ay makikita sa Deuteronomy chapter 32. Personally, ay mas naniniwala po ako either sa parallel at simultaneous view or sa successive final view at ipapaliwanag ko po kung bakit. Disclaimer lamang po, ito ay isang pag-aaral lamang at hindi ko po sinasabing 100% correct ang aking view. Anyway, kung mayroon lamang 7 trumpets, ibig sabihin, ang 7th trumpet ay ang last trumpet na tinutukoy sa 1 Corinto chapter 15 verse 52 to 53. Ang sabi dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-iihip ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat at ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Basahin din po natin ang 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 to 17. Ang sabi dito, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, malinaw mula sa mga berso na ito na sa Seven Trumpet maghaganap ang rapture at resurrection. At alam naman natin ang rapture ay mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At kung sa araw din na iyon bubuhaying muli ang mga patay, ibig sabihin, iyon na rin ang last day. Kung gayon, ang Seventh Trumpet ay tumutugma sa Seventh Seal. Kaya ang Seven Trumpets ay mangyayari alongside the Seven Seals habang nandito pa tayo sa lupa. Kaya importanteng pag-aralan po natin isa-isa ang Seven Trumpets para ma-recognize natin kung ang isang pangyayari ba ay isang warning sign mula sa Diyos. Nang hinipan ng unang anghel ang first trumpet ay umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Ang usual na literal interpretation dito ay ang mga nangyaring forest fires at pag-ulan ng hailstones in the past. Pwede, ngunit dahil signified ang Book of Revelation, ay pag-aralan din natin ang posibleng symbolic interpretation dito. Sa Biblia, ang grass ay sumisimbolo sa mga tao, maging ang trees. Ang one-third naman ay sumisimbolo sa refinement ng people of God o ang simbolik na pagdaan nila sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Ang hail and fire mingled with blood naman ay sumisimbolo sa judgment ng Diyos, gaya ng nangyaring 10 plagues noon sa Ehipto. So, kung tama ang parallel at simultaneous view, ang first trumpet ay katumbas ng first seal. Ibig sabihin, sa pagdating ng Antikristo, ang buong sangkatauhan o green grass ay maaapektuhan ng isang judgment mula sa Diyos, which in this case is in the form of a pandemic. At ang mga Kristiyano
o one-third of the trees ay dadaan sa tribulation upang padalisayin ang kanilang pananampalataya. Nang hinipan naman ng ikalawang anghel, ang second trumpet ay bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Ang usual na literal interpretation dito ay may isang bulalakaw daw na babagsak sa dagat o kaya isang nuclear bomb na sisira sa one-third ng mga sasakyang dagat at papatay sa mga nilalang sa dagat. Posible, pero symbolically speaking, ang bundok ay sumisimbolo sa hari o kaharian habang ang dagat o mga tubig ay sumisimbolo sa mga tao mula sa iba't ibang lahi, bansa o wika. At ang dugo naman ay sumisimbolo sa kamatayan. Ang ships naman ay sumisimbolo sa merchants o sa mga mayayamang tao sa mundo na nagmamay-ari ng mga kumpanya at mga negosyo. So, kung tama ang parallel at simultaneous view, ang second trumpet ay katumbas ng second seal. Ibig sabihin, pagkatapos ng giyerang tinutukoy sa second seal, may isang hari o kaharian na babagsak. At dahil sa giyerang ito, one-third ng population sa mundo ay mamamatay at one-third din ng mga kumpanya o negosyo sa mundo ay magsasara. Nang hinipan naman ng ikatlong anghel ang third trumpet, ay nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituing ito ay tinatawag na wormwood. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Ang usual na literal na interpretation dito ay may isang meteor daw na babagsak sa mga ilog at mga bukal na magpapapait sa tubig. O kaya ito raw ay ang nangyaring Chernobyl nuclear disaster. Dahil ang ibig sabihin daw ng salitang Chernobyl sa Ukrainian ay wormwood. Ang iba naman ay naniniwala sa Nibiru o Planet X na babagsak daw sa Earth. Well, posible naman na may isang literal na bituing babagsak dahil ang mga bituin ay maliliit lamang at nakaset sa loob ng firmament. Isipin mo na lang kung totoo ang sinasabi ng science na ang stars ay exploding balls of gases na mas malaki pa sa Earth, edi isang star pa lang na babagsak ay magugunaw na ang mundo. Anyway, symbolically speaking, ang stars ay sumisimbolo sa angels. Ang brooks and fountains of water naman ay sumisimbolo sa kasaganahan ng pagkain, habang ang wormwood naman ay simbolism ng mapait na pagkain at inumin. So, kung tama ang parallel at simultaneous view, ang third trumpet ay katumbas ng third seal. Ibig sabihin, may isang anghel na binigyan ng pahintulot na pinsalain ang food supply sa buong mundo at dahil dito ay magkakaroon ng matinding taggutom. Kaya magtitiis ang mga tao na kumain ng mapait o hindi masarap na pagkain at one-third ng population sa mundo ay mamamatay. Nang hinipan naman ng ikaapat na anghel, ang fourth trumpet ay napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Ang usual na literal interpretation dito ay magdidilim daw ang araw, buwan at mga bituin dahil sa nuclear winter o dahil sa pagsabog ng mga bulkan. Posible, pero biblically, ang pangyayaring ito ay maaaring ang tinutukoy sa Amos Chapter 8 verse 9 na nagsasabing lulubog ang araw sa katanghaliang tapat at magdidilim sa buong maghapon. O kaya, ito na po ang tinutukoy sa Isaiah chapter 13 verse 10 na magiging madilim ang araw sa pagsikat, ang buwan ay hindi magliliwanag at hindi magniningning ang mga bituin sa kalangitan. Figuratively speaking naman, ang simbolism ng araw, buwan at mga bituin ay makikita sa panaginip ni Joseph na anak ni Israel. Ang araw ay sumisimbolo kay Israel. Ang buwan ay sumisimbolo kay Rachel. Habang ang mga bituin ay sumisimbolo sa 12 sons of Israel. So, posibleng may kinalaman ang fourth trumpet sa Israel. At ang simbolism ng one-third na may kinalaman sa Israel ay makikita natin sa Ezekiel chapter 5 verse 11 to 12. Dito ay one-third ng mga Israelita ay namatay sa salot at sa matinding taggutom dahil sa kasuklam-suklam na kalapastangan ng ginawa nila noon sa dakong banal o santuwaryo ng Diyos. So,
Kung tama ang parallel at simultaneous view, ang fourth trumpet ay katumbas ng fourth seal. Ibig sabihin, dahil sa kasuklam-suklam na kalapastanganan, sa dakong banal o templo ng Diyos, one-third ng mga tao sa buong mundo ay mamamatay dahil sa salot. Come to think of it, ang Israel ang nangungunang bansa sa buong mundo pagdating sa pinakamaraming populasyong naturukan. Dahil ang relihiyon ng majority sa kanila ay Judaismo at hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ang Kristo. Nang hinipan naman ng ikalimang anghel ang fifth trumpet, nahulog sa lupa ang isang bituin na biligin ng susi sa bottomless pit. Nang binuksan niya ang bottomless pit, may lumabas na makapal na usok na nagpadilim sa araw at sa himpapawid. Pagkatapos ay may naglabasang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na batayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang sila sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa mga panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi nila ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Ang usual na literal interpretation dito ay mga pandigmang helicopter daw ang locust army na ito. Sabi naman ng iba ay mga sundalong Arabo daw. Ngunit mukhang malabo ang mga interpretation na ito dahil ayon sa Biblia, ang locust army ay magmumula sa bottomless pit. Ang bottomless pit ay ang Tartarus o ang lugar kung saan nakagapos ang mga rebeldeng anghel hanggang sa araw ng paghuhukom. Iba ito sa Hades dahil ang Hades ay ang lugar kung saan naroon ang kaluluwa ng mga namatay habang hinihintay ang resurrection. Anyway, ang sabi sa Biblia, may isang bituin na nahulog sa langit na binigyan ng susi sa bottomless pit. So, kung ang stars ay simbolism ng angels, ibig sabihin, hindi tao ang tinutukoy dito. Kaya imposibleng si Propeta Muhammad ang bituin na ito. Lilinawin ko lang din po, susi ng bottomless pit ang ibinigay sa anghel, hindi ang mga susi ng Hades at Death. Natangi ang Panginoong Jesus lamang ang may hawak. Kaya hindi po siya ang magbubukas ng bottomless pit. Ibig sabihin, sa pagtunog ng fifth trumpet ay bibigyan ng authority ang isang anghel na pakawalan ang mga fallen angels mula sa bottomless pit at posibleng sila ang tinutukoy dito na locust army. Dahil ang itsura ng locust army ay tugma sa itsura ng isang uri ng anghel na kung tawagin ay cherubim. Ang hugis ng locust army ay parang mga kabayong handa sa pakikipagdigma. Sila'y may putong na parang koronang ginto. Ang mukha nila ay parang mukha ng mga tao. Ang buhok nila ay gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang ngipin ay parang ngipin ng mga leon. Mayroong baluting bakal sa kanilang mga dibdib. At sila ay may mga pakpak na ang pagaspas ay parang dagundong ng mga karwahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila rin ay may mga buntot na may tulis gaya ng sa alakdan at nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Sa ancient Babylon, ang mga nilalang na ito ay tinatawag na Pabilsag na isa sa kanilang mga diyos-diyosan. Kaya posibleng ang mga nilalang na ito ang kasama noon ni Satanas noong bumaba sila sa lupa at nagpakita sa mga tao. Ang pinuno ng locust army na ito ay ang anghel na bantay sa bottomless pit na nagngangalang Abaddon sa wikang Hebreo at Apollyon sa wikang Griego. Ngunit iisa lang ang kahulugan ng mga pangalang ito. Destroyer! Posibleng siya rin ang Destroyer o Angel of Death sa Exodus na kumitil noon sa lahat ng firstborn sa Ehipto. Maliban sa mga may dugo ng kordero sa poste ng kanilang pintuan. Speaking of Destroyer, ang mga Hindu at ang mga Illuminati ay sumasamba sa diyos-diyosang si Shiva, the Destroyer. At hindi coincidence na inilagay nila ang rebulto nito sa CERN, Switzerland. Kaya marami ang naniniwala na ang totoong layunin ng CERN ay ang buksan ang bottomless pit sa pamamagitan ng Large Hadron Collider upang makapasok muli ang mga fallen angels sa ating physical world. Ngunit dahil sila ay spiritual beings, hindi natin sila makikita physically kapag nangyari ito. Maliban na lang kung ipapahintulot ito ng Diyos. Anyway, posible din na may physical counterpart ang Locust Army. Dahil ayon sa Joel chapters 1 and 2, bago dumating ang araw ng Panginoon,
ay may isang bayang aatake sa mga lungsod na gaya ng mga balang. Sila ay may mga ngipin na gaya ng sa leyon. Ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo. At kahit atakihin sila ng tabak, ay hindi sila masusugatan. Maglalabas-masok sila sa mga syudad, makakatakbo sa mga pader, makakaakyat sa mga bahay, at makakapasok sa mga bintana gaya ng mga magnanakaw. Ang lupa ay mayayanig sa harap nila. Ang langit ay manginginig. Ang araw at ang buwan ay magdidilim. At ang mga bituin ay titigil sa pagkislap. Sino kaya ang bayang ito? Sa lumang tipan, may isang bayan na ikinumpara sa locusts. Specifically, ang kanilang merchants at mga pinuno at ang bayang ito ay ang bayan ng Nineveh. Ang Nineveh ay isang bayan na sobrang makasalanan at maikukumpara natin ito sa Babylon na tinutukoy sa Book of Revelation. Ibig sabihin, posibleng ang mga globalists at ang malalaking drug company sa buong mundo ang physical counterpart ng Locust Army or sila ang gagawing kasangkapan ng fallen angels upang pahirapan ang mga taong walang tatak ng Diyos sa pamamagitan ng turok na gaya ng scorpion sting. Konting trivia lang po, alam nyo bang ang scorpion ay ginagamit na simbolo ng mga taong may AIDS? At nagpapatato sila nito bilang statement? Napili nila ang scorpion dahil gaya ng scorpion sting, ang kanilang body fluids na HIV positive ay makamandag at nakamamatay. Anyway, posibleng sa mga panahong ito, maglalabasan ang masasamang epekto ng turok. Kaya kung kayo ay naturukan na, ay huwag na kayong tumanggap pa ng mga kasunod na turok at humingi ng tawad at kagalingan mula sa Diyos. Tandaan, sino mang tumataligod sa Diyos at mas nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao kaysa sa Diyos ay susumpain. At darating ang panahon na dahil pinabayaan nilang masira ang kanilang katawan o ang templo ng Diyos ay darana sila ng sakit na sa sobrang sakit ay gugustoy na nilang mamatay. Ngunit lalayuan sila nito. Posibleng ito na rin po ang timeline na tinutukoy sa Revelation chapters 11 and 12 na ipe-persecute ni Satan ang two witnesses at ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki at ang nalalabi niyang mga anak. For more on this topic, ay ilalagay ko na lang po ang link ng mga videos na ito sa description box o sa comment section. So, kung tama ang parallel at simultaneous view, ang fifth trumpet ay katumbas ng fifth seal. Ibig sabihin, sa mga panahong iyon ay mandatory na ang 666 at ang mga Kristiyanong tatangging magpatatak ay ituturing na kriminal o threat to society dahil ituturing silang carrier ng mga bagong sakit na maglalabasan at sila ang sisisihin sa pagkakasakit ng mga tao na turukan. At dahil dito, sila ay isasakdal upang patayin. Nang hinipan naman ng ika-anim na anghel ang sixth trumpet, pinalaya ng anghel na may trumpeta ang apat na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog, Euphrates. Upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan, talagang inihanda sila para sa oras, buwan at taong ito. Ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng jacinth at dilaw na parang asupre. Ang mga ulo ng kabayo ay parang ulo ng leon at ang kanilang bibig ay bumubugan ng apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng mga ito ay namatay ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ang mga buntot naman ng mga kabayo ay parang ahas na may ulo. At ito ang kanilang ginagamit sa pananakit ng mga tao. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi pa rin nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyos ang ginawa ng kanilang kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man. Ni hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. Ang usual na literal interpretation dito ay ang ISIS daw ang 200 million horsemen army na ito at ang apoy, usok at asupre daw ay ang kanilang mga weapons. Ngunit mukhang malabo ang interpretation na ito dahil sa Biblia, ang apoy at asupre ay laging konektado sa impyerno. Ibig sabihin, ang hukbong tinutukoy dito ay may kapangyarihan na magpadala ng mga nilalang sa impyerno. At sa itsura ng suot na baluti ng hukbong ito, posibleng sila ang mga anghel ng Diyos na kasama niya sa kanyang pagbabalik dahil ang jacinth
ay isa sa mga gemstones na makikita sa langit. Ang mga buntot naman ng mga kabayo na parang ahas na may ulo ay posibleng simbolism sa mga seraphim, isang uri ng anghel na serpent-like at may pakpak, gaya ng nakita noon ni Propeta Isaias, o kaya ng mga winged Uraeus sa ancient Egypt. Kaya posibleng sila ang tinutukoy sa Numbers chapter 21 verse 6 na fiery serpents na umatake noon sa mga Israelitang nagreklamo laban sa Diyos noong sila ay nasa ilang patungo sa lupain ng Edom. At kung i-compare natin ang fiery serpents na ito sa Isaias chapter 30 verse 6, sila ay fiery flying serpents. Kaya ang mga ahas nga na ito ay may mga pakpak at nakakalipad. So, kung tama ang parallel at simultaneous view, ang sixth trumpet ay katumbas ng sixth seal. Ibig sabihin, immediately after the Great Tribulation ay babalik ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga anghel upang kalabanin ang dragon, ang beast at ang false prophet, kasama ang lahat ng mga hari sa daigdig at ang armies from the north o ang Gog and Magog. Sino ang Gog and Magog? Marami ang nagsasabi na ang Russia raw ang Gog and Magog. Pero kung titignan natin kung sino ba si Gog sa Biblia, si Gog ay ang chief prince ng mga tribo ng Meshek at Tubal sa lupain ng Magog na nanakop noon sa bayan ng Israel kasama ang kanyang hukbo. Sa Biblia, ang prince o chief prince ay tumutukoy din sa mga principalities o sa mga fallen angels kagaya ng Prince of Persia. Kumbaga, kada bansa ay may isang anghel o fallen angel na may hawak at spiritually ay naglalaban-laban din sila sa himpapawid. Kaya posibleng ang North na tinutukoy sa armies from the North ay hindi ang North na alam natin, kundi ang North kung nasaan ang North Star, sa itaas. Mayroon din namang naniniwala na ang North na tinutukoy dito ay ang North Pole. At dito ay mayroon daw lagusan patungo sa Agartha o isang lugar sa ilalim ng Earth na narating di umano ni Admiral Richard Byrd. Doon ay nakita di umano niya ang advanced civilization ng mga matatangkad na taong blandang buhok na pinaniniwala ang mga Nephilim o ang mga higanting anak ng mga rebelding anghel sa mga tao. Kaya posible din na si Gog and Magog ay mga higante. In fact, sila daw ang guardians ng City of London at kilala sila ng mga taga roon bilang mga higante. Sila daw ang naging bunga nang pakikipag-ugnayan ng mga babaeng anak ni Emperor Diocletian sa mga fallen angels. Kaya marami ang naniniwala na sa mga huling araw ay babalik muli ang mga fallen angels at ang mga Nephilim gaya noong mga panahon ni Noah. Anyway, kung nandito pa tayo sa pagtunog ng sixth trumpet, ay tignan na lang po natin kung mangyayari nga ito. Ngunit nakasisiguro ako na ang Diyos ang siyang magtatagumpay sa huli. At itong Gog and Magog at ang lahat ng masasama ay mamamatay. Posibleng ito na po ang tinutukoy sa pahayag chapter 19 verse 17 to 18 na Supper of the Great God, kung kailan tatawagin ng isang anghel ang mga ibon sa himpapawid upang magkatipon para kainin ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay, at ng lahat ng mga taong hindi maliligtas. Pagkatapos, ang halimaw at ang huwad na propeta ay ihahagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre, kasama ang Diablo at ang mga rebelding anghel, at doon ay pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Meaning, ang mga demonyo ang siyang pahihirapan sa impyerno at hindi sila ang magpapahirap sa mga tao. Kaya hindi ako naniniwala sa mga taong nagsasabi na nakita raw nila di umano ang mga tao sa impyerno na pinahihirapan ng mga demonyo. Dahil sa huling araw pa ipapatapon sa impyerno ang mga demonyo at ang mga makasalanang tao. Anyway, kung sa sixth trumpet nga mangyayari ang Battle of Armageddon, ibig sabihin ito na po ang end ng symbolic 1,000-year reign of Christ. Dahil matapos puksain ng Diyos ang Gog and Magog, ang kanyang banal na pangalan ay ipakikilala niya sa gitna ng kanyang bayan at hindi na ito malalapastangan ninuman at malalaman ng lahat na siya ang Panginoon. For more on this topic, ay ilalagay ko na lang po ang link ng aking video about amillennialism sa description box
o sa comment section. Finally, pag-usapan na po natin muli ang seventh trumpet matapos hipan ng ikapitong anghel ang seventh trumpet mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, "Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman." Take note, magpakailanman at hindi 1,000 years lang. Pagkatapos, ang 24 elders na nakaupo sa kani-kanilang trono sa harap ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa Kanya at nagsabing, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kasalukuyan at ng nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong poot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang, sa lahat ng mga may takot sa iyo, dakila man o hamak. Panahon na upang lipunin mo ang mga sumira sa sanlibutan." Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. At dito na po papasok ang 7 vials na sa next video na lamang po natin pag-uusapan. So to summarize, ang 7 trumpets ay posibleng kasabay ng mangyayari ng 7 seals, ngunit ito ay symbolic. Posible rin na ito ay literal na mangyayari at hiwalay na event at ang 6th at 7th trumpet lamang ang kasabay ng 6th at 7th seal. Either way, maging mapagmatsyag lamang po tayo dahil malalaman lamang po natin ito kapag nangyari na ito sa harapan natin. Maraming salamat sa panonood at God bless you.